Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman kami ni Miss Candy Pangilinan sa ating Sharing from the City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Ay, magandang gabi. Or whatever. Hindi tayo makapag-decide, Father. Kasi ho, depende yan. Minsan ho, umaga naman ho sila nanonood. Ay, kaya magandang nga pala. Umaga. Yes. Diba ho? Oo, mas maganda siguro magandang buhay sa inyong lahat. Yan. Okay, maganda rin yung bate. Eh, maganda kayo. Maganda kayo. Diba? Maganda yeah, mas maganda kami. Yata yun. Yes, that's true. Oo. Kaya, maganda kayong lahat. Candy, ang pag-uusapan natin ngayon ay generosity, yung pagiging mapagbigay. Apo. I think napapanahon yan, kailangan natin yan ngayon, mga araw, lalo na ngayon, di ba? Apo, apo. Marami mga taong nagugutom, nawala ng trabaho, na talagang walang-wala. Apo. At kailangan nila naman ng generosity from other people. Totoo po yan. Oo, importanteng-importante ang generosity kahit sa anong part ng history ng buhay natin, kailangan talaga may generosity in many ways. Hindi okay. Lang sa material resources, yung generosity of time, yung makikinig sa mga tao na may problema, na gustong magbulalas ng kanilang mga sama ng loob. That is also generosity, no? Or generosity of your opinions, of your thoughts sa mga tao, or knowledge sa mga tao na nangangailangan, ay importante din yan, no? So at alam natin na generosity, maraming verses diyan sa Bible, no? About generosity. Ang isa sa mga laging ginagamit ay yung kay Saint Paul, di ba? Yung sinasabi niya na ano bang sinasabi ni Saint Paul? Madami yung sinasabi niya si Saint Paul. Eh. Yeah. Oo. Dito sa Corinthians chapter 9 verses 6 to 8, ang sabi niya, "The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work." So, ang sinasabi dito, kapag ka-generous ka sa ibang tao, God will also be generous to you. Father, anong sinasabi mo? When you sow, ano po ang sabihin ng sow? When you sow, parang yung nagtatanim ka. Nagtatanim ka ng konti, ang inaani mo ay konti din, di ba po? Konti din, yes. So, pag nagtatanim ka ng marami, ang inaani mo ay marami din. That's true. Oo. Di ba po? So, pag nagbigay ka ng kaunti, ang makukuha mo ay kaunti din. Tama kaunti po? Kaunti din. That's true. Oo. Siyempre, kapag ka generous ka sa maraming mga tao, siyempre, most of the time, generosity begets generosity. Love begets love. Kung nagbibigay ka, yung mga binigyan mo, for the most part, magbibigay din sa iyo pag nangailangan ka. So marami ka rin matatakbuhan. But you give not because iniisip mo na balang araw, makapagbibigay din sila sa iyo. You just give out of love, out of generosity.
spontaneously, maaaring bumalik sa iyo yung mga itinanim mo. At saka po, ang mas maganda niyan, Father, yung idea na pag ikaw ay nagbigay, hindi mo na iniisip na babalik sa iyo, pero ang nasa utak mo, yung binigyan mo, ay magbibigay din sa iba. Yes, yes. To pass on the generosity, no? Tama yun. Maraming magagandang kwento tungkol dyan, di ba? Yung babae, halimbawa, tinulungan siya nung isang tao na siraan siya ng gulong sa isang liblib na lugar. Tinulungan siya. At nung binigyan niya ng pera yung tao, sabi ng tao sa kanya, wag na po. Next time na may nangailangan, sa kanya na lang po ninyo ibigay. Tama po. Tapos nagpunta siya sa isang restaurant. Tapos yung waitress na nag-serve sa kanya, buntis. Tapos hirap na. O, bakit nagtatrabaho ka pa? Halos manganak ka na. Sabi niya ganyan, kasi po kailangan ko po magtrabaho kasi kulang pa po yung pambayad namin sa ospital para sa panganganak ko. Ah, ganun ba? Sabi ng babae. Kaya bago siya, naalala niya yung nagtumulong sa kanya na ang pangalan ay Ryan. No? Na sabi sa kanya, ipasa mo na lang po sa iba kung sino nangailangan. So binigyan niya doon sa babae, secret din, lagay niya sa table napkin para pag nagbigpit yung babae, makukuha ng babae, mga 10,000 pesos ang binigay niya roon. Tapos pag-uwi ng babae, tuwang-tuwa siya kasi solved na ang problema nila mag-asawa. Tapos habang pagdating niya sa bahay, natutulog na yung asawa niya, tinabihan niya, at bumulong siya sa tenga ng asawa niya. Sabi niya, good night, Ryan. Yung palang lalaking tumulong doon sa babae, yun pala yung asawa niya. Na hindi tumanggap ng tulong. Oo. Ang galing. Talagang tulong lang ibinigay niya kahit nangangailangan siya, hindi niya tinanggap. Pero in the end, napunta din sa kanya through his wife. Alam mo, Father, may naalala ko eh. Whatever you do it to yourself. May nagsabi nun sa akin eh. Whatever you do it to yourself. Kahit ano man ang gawin mo, ginagawa mo yon sa sarili mo. Kahit anong gawin mo sa kapwa mo, ginagawa mo pa rin yon sa sarili mo. Kasi ang points nun, sa sarili mo. Pag may ginawa kang kabutihan sa ibang tao, kahit para sa ibang tao yon, alam mo yung totoo nun, ginagawa mo pa rin yon sa sarili mo. That yes. Is still for you. Pag may ginawa kang masama sa ibang tao, ginagawa mo pa rin yon sa sarili mo. So whatever you do it to yourself. Yes. Di totoo ba po, yan. Father? I think that is law of life yan. Na talagang ganun ang mangyayari. Kapag ano man ginawa mo, talagang ginawa mo talaga sa sarili mo. Di ba? Kung ano man ang gawin mo, ginagawa mo yan sa sarili mo. Kaya at the end of the day, kahit kunyari may ginawa kang masama, na ang feeling mo, nakaisa ako. Pero ang masama ang loob, ikaw. Kasi totoo. Ginawa mo yon sa sarili mo. Totoo. Di ba po? Oo. Ginawa mo yon sa sarili mo, hindi doon sa tao na nilalaan mo yun. Yes. Oo. So whatever you do it to yourself. I think that is a fact. That is a fact reality. Of life yan. Oo. Kapag ginawa, masama ang ginawa mo, masama din ang magiging impression sa iyo ng mga tao. Ang tingin nila sa iyo masama. Di ba? So talagang ginawa mo yun sa sarili mo. So and there is a God. May Diyos na nakakikita ng lahat. At alam niya mga ginagawa natin. No? At alam niya kung how to deal sa mga ginagawa nating masama at sa mga ginagawa nating mabuti. No? Opo. So, kaya, pagka ganun, whatever you do to yourself, you better do something good. Para you will do always good things to yourself. Yes. Diba? Oo. Magandang insight 'yan sa buhay. Napaka-importante niyan. Oo. Ngayong mga panahon, Candy, may gusto kong sabihin. Wala po, sige ho, Father. Oo. 'Di ba ngayong mga panahon, parang nagkalat ang images ng generosity ng mga Filipinos.
through yung community pantries. That's true, no? Talagang nakakamangha, no? Akala natin halos ubos na ang biyaya ng mga Pilipino kasi magdadalawang taon na itong ating pandemya na halos walang income, walang mga trabaho mga tao, pero parang hindi nauubusan. Sa mga community pantries na ito, parang tuloy-tuloy lang ang daloy ng mga biyaya. Dito sa Letran, meron kami candy. Oo, ang tawag namin, Mesa ni San Martin. Nakita talagang dumadagsa ang tulong. Hindi lang galing sa mga Letranites. Para sa iba pang mga tao na minsan hindi namin kilala, talagang pupunta lang dito, nagbibigay ng tulong. Kaya hindi kami nauubusan. Alam mo, Father, yung totoo, pa nakakita ako ng community pantry, more than the, ako ho, personal ko po ito, na more than na nakakatulong sila, syempre ho, nakakatuwa na nakakatulong na may nakakain ng mga tao. Feeling ko ho, ako ho mismo, nababago po ako kasi po, nagkakaroon po ako ng humility kasi naghahanap po ako ng paraan. Paano kaya ako makakatulong? Ako mismo. Yung gano'n, nagkakaroon ka ng wake-up call. Yeah. Bilang nakikita mo sa nangyayari sa paligid mo. Yung, kumbaga, kung dati medyo indifferent ka sa nangyayari sa paligid mo, and because of this community pantries, nagkakaroon ka ng ano, wake-up call na, ako, ano ako, saan ngayon ako dito? Anong magagawa ko? Ano ang magagawa ko sa komunidad ko? Diba? Kasi anong magagawa ko bilang Kristiyano at anak ng Diyos? Diba? Totoo. Yung guilt na yon, kakainin ka kung hindi ka kikilos. Totoo. Ikaw mismo, kakainin ka ng konsensya mo. So siguro in your own small way, baka bigla ka nalang lumabas, mag-abot ka dyan sa labas mo, di ba? Kasi your guilt will kill you. And at the same time, dahil nakita mo ang daming pumipila, magkakaroon ka tuloy ng gratefulness for the things that you have. Tapos magkakaroon, ako Father, ito ha, ang reflection ko sa community pantry, lalo kang nagiging, lalo kang magkakaroon ng simplicity. Simplicity sa mga pangangailangan mo. Dahil nakikita mo napakadaming nangangailangan. Totoo. So mas simple yung mga gusto mong bilhin at pangangailangan. Totoo. Kasi ngayon nararamdaman mo na marami mga tao nangangailangan, parang yung damdamin mo nandun din sa kanila. Parang bumaba ka din sa level nila. Kaya nga sinasabi mo nagkakaroon ka ng humility. Kasi parang naging ikaw din, naramdaman yung pangangailangan nila, and then nag-abot ka ng tulong, parang bumaba ka dun sa level nila na nangangailangan. So parang the same level kayo na at the same time, naiangat mo sila. No? Naiangat mo sila. Kaya parang nagkaroon ng equalizing activity doon sa community pantry na yon. No? Saka feeling ko, Father, parang ano yan eh, cycle. Diba? Hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Hingi tayo ng dasal. Kasama mm-hmm. niya yung purity of intention kung bakit kailangan natin. Diba po? Yes. Purity of intention. Hihingi tayo ng ating pangangailangan. Ibibigay ng Panginoon. Magpapasalamat tayo. Diba po? Yes. Pagkatapos natin magpasalamat, kailangan may action. Tingin ko lang ho ah. Mm-hmm. Kailangan may action. So, kasama po dun sa action is the tithing, which is we always forget. The yeah. tithing that we have to give. We have to give whatever God gave us. We have to give a portion of it. Yes. Kasi pag hindi tayo nagpasalamat, pag walang gratefulness at pasasalamat, sasabihin ni Lord, ay hindi niya na-appreciate. Hindi yata niya kailangan. Mm-mm. So paano niya i-re-refill kung hindi mo ipamimigay? Tama po. Ewan ko, logically. Yeah, totoo yan. No? Kailangan talaga yung mga blessings na binigay sa atin, hindi lang para sa atin yan. Everything, sabi mo nga sa last episode natin, this world, nobody owns it. God owns it, hindi ba? So, okay. Pagka binigay niya sa atin mga blessings from this earth, it's actually
kanya pa rin yan na ibinigay sa atin. Pag tumutulong tayo sa ibang mga tao, parang ibinabalik natin sa kanya. Kaya nga sinabi niya, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do to me. So parang tama yung sinasabi mo na cycle. Paikot-ikot lang yan. Tinutulong natin sa ibang mga tao through tithing, God will replenish it. Ibabalik niya ulit sa atin. Pagka tinigil natin yung daloy na yon, ay mawawala sa atin. Hindi na rin tayo bibigyan kasi tinigil natin eh. Pinigil natin sa ating mga sarili ang mga biyaya. So hindi na rin tayo bibiyayaan ng Panginoon. Ewan ko, Father, paano ko sasabihin to? Hindi ho masyado nakafocus ang ating Catholic Church. Hindi ho masyado nakafocus ang ating Catholic Church sa tithing. Napansin ko ho yan. Kasi ayaw ho siguro nila sabihin na, humihingi lang ng pera ang simbahan. Di ba? Or baka yes. ine-erase po ng simbahan ng simbahan yung Vatican One na puro pera, donation. Pero sa totoo lang ho, it's biblical. Ako ho nagsasabi bilang lay person, it's actually biblical. Yes. Diba? Ayoko na hong manggaling sa mga pare, pero it's actually biblical that 10% of what you earn, you have to give to charity and you have to give to the church or kung saan ka man nag-grow. Kung saan ka naman nag-grow, you have to give it out. And God will give it back to you. Alam niyo ho, matagal ko po bago ito natutunan. Ito ho, testimony ko lang, Father. Dati, yes. Ang pagkakaintindi ko pa ho sa tithing, time and talent ho, pwede na. Wala pa po yung treasure. Parang ganoon. Pinakahuli yata yun. Ano? Baka pwedeng time and talent na. Pagod na pagod naman ako. Nagtuturo naman ako ng mga bata. Nagsiserve naman ako. Kumakanta naman ako. Diba? Kung saan naman kami pumupunta. Baka pwede na yung time and talent. Ako naman nagpapagas. Ako naman nagpapaganyan. Pero eventually, I realize, hindi yun eh. Ang nasa Biblia, sakto eh. Time, yes. Talent, and treasure. Nakalagay yun. 10%. Diba? Huwag tayong magbulag-bulagan, mga Katoliko. Totoo po yun. Ito po, ipapuputol ko po itong daliri ko. Maniwala ho kayo. Subukan po ninyo. Kumita po kayo ng 100, ibigay nyo yung 10 piso. Tingnan nyo. Kundi babalik sa inyo. Sabihin nyo lang ho, ganito, pag binigay nyo yung 10 piso nyo, sa 100 kinita nyo, sabihin nyo lang ho, Lord, kumita ako ng 100, 10% nun 10 piso, ibibigay ko po, bahala na po kayo. Nako, maniwala ho kayo. God will multiply it. Father, alam ko, ayaw, yung Catholic Church does not really focus on that because parang, yung ulit ko, binubura nila yung Vatican One na donation, and the yes, extravagance of the church. I know yes. That. But tithing is very important. If you don't want to give it to the church, you can do it with the community pantries. Totoo naman po yan. Give it to the yes. Community pantries. Pero gusto ko rin po sabihin sa inyo, lalo na po sa mga panahon na ito, ang mga simbahan din po ay gumagawa rin po ng community pantries. Ako na po magsasabi, Father, wala pong mga misa. Wala pong pumupuntang simbahan. Wala pong nag-aabuloy. Kumakain din po ang mga pare. Kumakain din po yung mga yan. Nagbabayad din po ng kuryente. Diyos ko, may mga empleyado din po yan. Kasi alam na alam ko po yan yung parish po namin dito po sa Our Lady of Mount Carmel. Minsan po nakalagay doon, donation for electricity. Donation for pambayad sa mga workers, yung mga nagwawalis, yung mga ganon, maintenance. So naintindihan ko po, di ba ho? Yes, totoo. For families. So huwag ho natin kalimutan na yung mga taong simbahan po, meron din ho silang mga pangangailangan. Huwag ho natin kalimutan. Pati po yung mga madre. Alam niyo po yung mga madre po na kilala ko, Father,
Yes, oo. Yung mga madre, yung mga mongha. Diyos ko, yung mga mongha doon sa Kainta. Puro itlog na lang po ang binibigay sa kanila. Ngayon, lahat po sila may high blood na. Di ba ho? Lahat ng klase. Totoo, kilala ko yung mga madre doon. Kawawa talaga sila. Di ba, father? Tatanda na nga nila. Diyos ko. Di ba? Lahat ng klase ng luto ng itlog, ginawa na nila. Pati nga ho, sinigang na itlog, ginawa na po nila. Kawawa naman po. So ngayon po, ang hinihingi na nga lang po nila ay mga gatas. Gatas na lang po. Anlin ba yun, ma? Anlin na lang po ang hinihingi kasi matanda na nga po sila. Chef, ha? Quaker oats, yun na lang po ang hinihingi nila. Mga mongha po yan, hindi po lumalabas. Dominican din po yung mga yon, father, di ba? Yes, ho? Yes, kilala ko yung mga yon. Oo. Opo. Ngayon po, may TV na sila kasi naalala ko dati, nagkasunog. Tinawagan lang po namin kasi nabalitaan po namin yung sunog malapit sa kanila. Wala ko silang kalam-alam, nasusunog na po yung kapitbahay nila. Kaya ko naglagay na sila ng TV, nabigyan na po sila ng TV kasi hindi nila alam, nasusunog na sila. Yung yes. Sila. Di ba? Kailangan din nila ng pagkain. Kailangan nila ng mga pagkain. Ang dami ko pong kilalang mga madre ngayon na wala ko silang makain dahil walang retreatants. Walang yes. Retreatants, di ba? So, dati kasi kumikita sila sa retreatants, kumikita sila pag nagpapakain sila ng retreatants, saka dun sa accommodation. Ngayon, walang mga retreatants. Wala silang mapakain. Bawal kasi ang ano eh, mag-groupings, bawal. Yes po, oo. May kilala naman po ako, yung mga taga San Rafaela. Naku, father, dati naman, ang ginawa nila, gumagawa sila ng mga cake, mga cookies. So, dito, araw-araw, meron kaming bread, butter, kung ano-ano. Naku, Jesus, yung bahay namin, puro cake na. Sige na nga lang. Hanggang nagbenta na rin ako hanggang garbanzos. Ito naman ang pinakamasamang balita. Nasira yung oven ng mga madre. Yes. So, ngayon wala na silang pinagkakitaan. Kasi nga, di ba? So, ang dami natin pwedeng tulungan. Mga kapwa ko Katoliko, ang dami po natin pwedeng tulungan. Kung ayaw nyo pong ibigay sa parish ninyo at nagdududa kayo sa mga pari ninyo, kunyari nga lang, di ba? Ang dami pong mga religious sa paligid, puntahan po ninyo. Kung ayaw nyo magbigay ng pera, magbigay po kayo ng goods. Totoo po yun. Maraming salamat, Candy, at sa iyo nang galing, hindi sa akin. Hindi ko siya binigyan ng instruction beforehand. Spontaneous lang yun kay Candy na yan. Matagalan niyang sinasabi yan. Oo. Totoo yung father, totoo po. Nakita ko po yung need, nakita ko talaga. At nagdurugo po ang puso ko pag nakikita ko. Totoo po yan. At sabi ko nga, papuputol ko tong daliri ko. Pag nagbigay ho kayo ng 10% sa kinita ninyo, subukan nyo lang ho kung hindi ho bumalik sa inyo a thousand folds. Totoo po yan. Nasa Biblia po yan. Okay. So, that's a beautiful sharing, Candy, at coming from your heart and coming from your life. Kasi talagang ginagawa mo yan. Alam ko yan, ginagawa niya ni mami mo tsaka ng mga kapatid mo. Yung tithing na yan. So, that's part of being generous. At talagang ano yan, biblically founded na kailangan maging generous tayo to one another. Because ang pinakaprinsipyo niyan, this world is meant for everybody. God created it for everybody. Ngayon sa ating mga Catholics, pinapayagan natin ang private property, but that is only we as stewards. Parang caretakers lang tayo. Kaya nga, in moments of need, in moments of emergency, obligasyon natin na tulungan ang mga walang-wala, nabigyan ang walang makain, nabigyan sasakyan ang mga walang masakyan. Because those blessings also belong to them, essentially. May question naman ako, Father. Yes. Ito, totoo po to. Paano naman po yung parati na mo pong hingi ng hingi? Paano ko naman lalaman? Eh, pakiramdam ko, naloloko na ako. Kunyari, sa simbahan po namin, weekly na lang po. Kunyari, binigyan ko na siya. Magsimula ka ng negosyo mo, huwag ka nang manglimos kasi
hindi naman yan maganda para sa iyo. Daladala mo pa yung anak mo. Tapos, nandito ka parati, naarawan yung bata. O itong tsinelas, magtsinelas ka pati yung anak mo, ha? Pagtsinelasin mo. O itong pera, magbili ka ng gulay, saka ng kariton, ha? O, tapos next week nandun pa rin siya. Anong gagawin ko, father? Yung mga ganyang bagay, dapat nire-refer yan talaga sa mga government agencies na may kakayahan na i-research ang buhay nila. Kung ano ginagawa nila sa DSWD halimbawa, no? Yung mga namamalimos na yan, dapat i-refer sa kanila yan. No? Na, kasi wala tayong kakayahan as private individuals na imbestigahan yung mga taong yan. Of course, for the first time, bibigyan mo siya. Out of belief na maaring magamit niya yung pera mo binibigay mo sa kanya. Ngunit kung pabalik-balik na parang walang nangyayari sa buhay niya, naging dependent siya sa iyo, I don't think that is a healthy way of giving. Kailangan yung binibigay mo sa kanya, papagyamanin niya na magkaroon siya ng kakayahan para itaguyod ang kanyang sarili. I think that is the more is a better way of helping. Halimbawa, sinasabi mo na, oh, ito, pangkapital sa negosyo. Tuturuan mo siya kung paano magnegosyo, kung anong negosyo. At isusupervise mo, titingnan mo. Kung talagang nagsisikap siya, talagang pwede mong i-all-out support yun kasi nakikita mo, nagsisikap, umaangat ang buhay niya. Pero kung magdidepend lang siya sa iyo, I don't think that is a healthy way of helping, of giving. Kasi meron nagiging pa, parasite siya. Meron pa isa, father. Kunyari, eto father, sharing ko lang. Kasi father, ang dami nagtitext sa akin, humihingi ng tulong. Dati po kasi, nagkaroon po ako ng ano, nung nagsisimula po yung pandemya, yung humihingi po ng mga gatas, diaper, pera. So, ang ginawa ko na lang po, para hindi po ako masyado maloko, nagpapadala po ako ng gatas, saka ng diaper. Yun po yung unang ginagawa ko. Tapos sinasabi ko na lang po, huwag niyo sanggabihin kahit kanino. Para ho tayo-tayo lang ho nakakaalam. Napansin ko lang ho, after a while, meron na naman ho magte-text. Tapos ho, napapansin ko ho, parang yung apelido sa ibang lugar naman. Tapos mag, pare-pareho. Ibang number naman. Alam niyo po yung ganon. Tapos ngayon ho, may mga ano na, may mga sa ospital na, pinapadala na ko ng mga nasa ospital, may picture, nakakaawa naman po. Pero ang hirap na, anong tawag po dito? Ang hirap i-confirm kung I totoo verify, nga ito. Yes, i-verify. Totoo ba ito? Ano bang gagawin ko? Matutulungan ba natin ito? So, iti-text ko na, bakit hindi ho kayo pumunta dito? Mung ganyan. Di ba, father? May mga ganun eh. Yung mga nangloloko. Totoo. Ginagawang racket. Opo. So yung mga ganun, iano mo sila sa proper agencies, government agencies. Sa mga hospital, mayroong mga ano yan, mayroong mga social welfare offices sa mga hospital. Doon sila pumunta pagka mga medical needs ang kailangan nila. Kasi yun, may mga social workers na makapag-re-research. Kung tayo talagang vulnerable tayo, na maloko talaga tayo kapag ka on our own private way, magbibigay lamang tayo ng basta-basta. Nangyari sa akin yan. When I was in UST, may babaeng doon lagi nakikita ko. Tapos, namamalimos. Tapos at one time, sabi niya, father, uwi na po kami sa probinsya. Kailangan po namin ng mga damit, ng pera pamasahe, mga ganon. So, batang pari pa ko noon, very idealistic, talagang nag-solicit ako sa mga kapwa ko pare, mga damit, mga pera, tapos binigay ko sa kanila pamasahe nila, buong pamilya. Now, nalipat ako sa Santo Domingo. That is maybe after 1 year. Opa. Siguro nakalimutan na babae yun ang mukha ko. Opa. Na hindi niya alam na nalipat ako sa Santo Domingo. Pagdating ko sa Santo Domingo, the same story. Ay, sabi ko, naloko ako. Sabi ko sa sarili ko. Kaya magmula noon, parang na-discourage ako na magbigay ng basta-basta sa mga ganong klaseng mga sub-story. Siguro mga 3 beses ako naloko talaga
na talagang medyo malaking pera ang naloko sa akin. Kaya parang nawalan ako ng gana na tumulong sa mga ganon. Na bibigyan ka ng storya, na talagang kapanipaniwalang istorya, may mga babanggitin pang pangalan and so on. Tapos in the end, malalaman mo na naloko ka pala. Minsan nasa sakit din sa dibdib. Nakakagaan ng loob, Father, na kayo po ay naloko din. Kala ko ako lang po ang madalas manhok. Oh, naloko ka rin pala. So parang nakakagaan ng loob. Ang dalas ko kong maloko. Parang, ito naman. Yes, sometimes generosity can be abused. Opo. And it can be a source of evil for other people na nag-abuse ng generosity ng iba. Huwag naman sana. Huwag naman sana nila. Father, but still, Father, whatever you do, you still do to yourself. So, yes. Kumbaga, yung naloko ka, wala kang ginawang masama. Totoo, totoo, oo. It's malinis ang konsyensya mo. Opo, wala ka pa rin ginawang masama. Sa kanila yon, hindi sa'yo. Kaya nga, sila ang gumawa ng masama sa sarili nila. Totoo. Kasi masasanay silang naloloko, hindi sila matututo na maghanap buhay ng tama, ng patas. So, opo. Sila ang lalong sumasama. Opo. Hindi ba? Opo. So, okay lang. Okay lang. Kaya very consoling din yung sinabi mo na whatever you do to yourself. So, pag nanloko ka, niloko mo ang sarili mo. Tama. Di ba? Diba po? Oh. Totoo yun. Totoo yun, Candy. I believe in that adage, no? Saying tungkol sa buhay. Mm. Ang lalim ng adage, Father. Ngayon ko lang narinig yung adage. Ang alam ko lang sa adage, yung parang, anong adage mo? 47 po, adage. Ang lalim ng adage, nakaka-professor. Nag-aaral kasi ko pinag-practicean ko yung word power ng Reader's Digest nung araw. Sabi yung adage. So, that is also generosity of your knowledge, no? So, at least may natutunan yung mga narinig natin na bagong vocabulary. Opo, Father. Father, saka marami din ngayon, 'di ba, yung community sa community pantry na yung isang tao na walang-wala, kumuha, tapos namalimos siya, tapos yung napalimos niya, inilagay niya doon. Di ba, Father, may mga ganun? Maganda rin. Very inspiring yung ganun mga story, no? Very inspiring. Oo. Na parang mas na-encourage kang magbigay din. Kasi yung tao nga nito na walang-wala, parang nasa Biblia din yan yung widow, poor widow, na iba nag nagbigay out of their abundance, siya, yun lang ang pera niya, ibinigay pa niya doon sa abuloy sa sambahan. No? So, may mga taong ganun. On the other hand, may mga tao naman na nag-aabuso doon sa mga community pantries. Hindi ba? May mga, yung babae na nag-viral, mga apat sila o lima yata babae. Ang tawag yata sa kanila, ano ba yung bag sa supermarket? Eco bag. Oo. Ang tawag sa kanila, eco bag girls. Kasi yung isa sa kanila may eco bag po talaga sa likod na nakasukbit papunta doon sa lamesa ng mga goods. At talagang sinamsam nila lahat ng laman noong pantry. Wala talaga silang itinira. Pati itlog ng dalawang tray, tangay-tanga nila pag-uwi nilang ganyan. Kulang na lang pati lamesa, dalhin nila doon sa mga bahay nila. No? So, yun din. Bumalik sa kanila lahat kasi na-bash sila. So, whatever they did to themselves. Ay, tama! Tama, Father. Totoo po yun. Whatever you do, you do to yourself. Totoo po yun, Father. Totoo po yun. So, dapat palakpakan po natin ang bawat Pilipino na nagsimula ng community pantry at sumali, nagbigay. Actually, kahit po yung sumasali at kumukuha na nangangailangan, palakpakan po natin dahil it is also humility to be able to, yun na, mag-line up at umami na, yes, na nangangailangan po ako. Yes. Diba? That's humility. It takes a lot of humility. No? Totoo yan. Po,
Oo, nangangailangan ako. Maraming salamat. Kailangan ko po ng kamote. Kailangan ko po ng gulay. Salamat po. Diba? Okay, ito, oo. Ng... Totoo yan. Oo. Kaya so, hanga din ako sa kanila. No? Ako rin po. Ako rin po. To have that humility na aminin na kailangan din. Nangangailangan sila. No? Diba po? So, the mere fact that you admit that you need help and you're willing to help, it is both humbling, di ba po? Yes, both humbling. It's true. Both humbling po yun. Maganda po yun. Siguro po, pumapalakpak po ang Panginoon sa taas. Yes, kasi parang natutupad ang kanyang kalooban. Totoo that po people yun. Are really heeding, no? Pinakikinggan ang mga sinasabi niya at ginagawa sa pang-araw-araw nilang mga buhay. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya palakpakan din natin yung mga nag-organize ng mga community yes. pantries. Opo, palakpakan din natin. Kasi that is a very brilliant idea na talagang ano yan eh, biblically based. Kasi sa the Acts of the Apostles, talagang ganun ang ginawa ng mga unang Kristiyano. They had everything in common. And from the common funds, they just got what they needed. Nasa first nasa community of first Christians yan sa Acts of the Apostles. Ipinagbili nila ang mga ari-arian nila and they had a common fund. And from the common fund, kumuha lang sila ng pangangailangan nila. So, yun ang mga Kristiyano na fresh pa ang inspiration ni Jesus Christ sa kanila. So, parang yun ang model ng ating community pantries. Ah, galing pala yan sa Acts of the Apostles. Ito ba yung ano? Ewan ko, Father, kung tama yung pagkakaalala ko ah. Ito ba yung nag-build si St. Peter ng tents na sa malayo? Tapos pinagsama-sama yung lahat ng goods nila? Tapos nag-share-share lang sila? Ito ba yun? Nung pinalaya sila? Tama ba ho? Hindi ko masyado maalala yung episode na yun. Basta, yung iba, talagang very clear si Acts of the Apostles na talagang ipinagbili nila mga ari-arian nila. Some of them, very big tracts of land and houses. At talagang pinagbili nila yon and they shared everything in common. Lahat yun pag-ahari ng Christian community. And each one just got what each one needed. So, very ideal. Kaya nga, maraming humanga sa mga Kristiyano noong araw. Kaya sabi nila, see how they love one another. Kaya mas lalong maraming mga tao ang naging Kristiyano because of that way of living. So, Father, so are you saying na itong tinatawag natin na community pantry is actually gospel-based? It's actually inspired by the gospel. Yeah, by the gospels, by the Bible, by the scriptures. Talagang inspired dyan. Some people would brand some organizers as communists. Pero, ano nga eh, kasi alam mo, the root of communism, halos ganun din eh. Everything should be owned by everybody and everybody should just get what everybody needs. Parang ganun din actually ang basic idea ng communism. Napapasama lang ang communism dahil sa way of implementing it. Ano ang way of implementing nila? Through violence, through class struggle as a law. Parang ginawa nila talagang ideology. Ang ibig sabihin ng ideology, parang mayroong political agenda sila. No? To transform the world into communism and socialism. At ang paraan nila is even through violence and through killing of people, okay lang basta ma-achieve nila yung kanilang goal. Yun ang naging kaibahan nila sa Christianity. Christianity is just a voluntary, no, developing people, love in them, Christian love in them, and then little by little,
mangyayari itong sharing of blessings from the Lord. So hindi yon through force or through violence, is really through a love that has been developed in the hearts of people. So through conversion, hindi through violence. So with that, meron ka pang sasabihin, Candy, about generosity? I think with that, we end this episode with a prayer. Lord, thank you for all the blessings that you have given us. All the material resources, all the knowledge, all the love that we have felt from you. Lord, give us the strength and the courage to share whatever blessings that you give us, believing that you gave these to us not for our individual selves to enjoy, but for all of your children to share. Amen. Amen. Father, forgive us for not giving what we should and what we can. Help us to be more generous, Lord God. Just help us to be more generous. Help us to love you more and more each day. Cleanse us of all unrighteousness and make us more love you every day. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming programa ni Miss Candy. Sana po ay pagpapalain tayong lahat. Nang sa gayon ay mas marami pa tayong maibabahaging pagpapala sa ating kapwa-tao. No matter what creed or color or gender, basta lahat, isishare natin ang mga blessings ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang buhay sa inyo lahat. And maganda kayo. Maganda kayo! Bye! Bye-bye!